Thank you.
Kumusta kayong lahat-lahat dyan? Welcome, welcome, and pasok lang dito sa aking channel, Sherlyn Vitanen, ang reyna ng kagubatan ng Finland. Nandito ako sa kagubatan ngayon, malayong-malayong kagubatan, mas malayo kaysa sa kahapon na kagubatan na aking pinuntahan. Very, very, very amazing mga palangginging. Sa aking paglalakbay ngayon, magtatatlong oras na ako dito, napakaraming ants nest ang aking nakita. Ito ang buong area na ito, napakalawak na kagubatan dito ay prohibited area. Meaning to say, dahan-dahan ang paglalakad dito, baka mayroong matapakan na mga special na mga tanim or kung ano man ang mga nandito. So, prohibited area, wala kang kukunin at wala kang pipick upin kahit ano man dito sa kabila at sa kasadito sa likod ko ay prohibited or protected area. Ang mga ants na ito, mga palangga, hindi tayo lalapit dito sa area na ito. Tatlong napakalalaking ants nest, nakita ninyo yan, mga palangga. Yan, isa yan na nasulyapan ko. Napakaganda, mga palangga, napakaganda. At mayroon pa doon banda yan, at mayroon pang sobrang laki doon. So hindi tayo pwedeng lumapit kasi nga prohibited at saka protected. Kaya dito tayo, videohan lang natin ng ganyan. Sobrang ganda. Napakaganda, mga palangga. Oh. Para akong ano, naging nuno sa punso. Ayan. Ito ang medyo maliit pa siya. Pero, yung dalawa na nakita ko, puntahan natin. Ang taas-taas na talaga. Imagine, mga palangga, kung gaano sila nagtulong-tulong yung mga ants para mapalaki nila at mapaganda ang kanilang bahay. So, ayan siya, ang isa. Sobrang laki na siya. Mataas na. Para na siyang Chocolate Hills. Chocolate Hill doon sa Bohol. So, para makita natin ang mabuti at maipakita ko sa inyo, i-rare natin yung camera para sa maayos na pagtingin natin sa video. Thank you.
Nakatalikod na yung ating camera. So, ayan ang napakaganda at napakataas na talaga na ant's nest. Ayan. Imagine kung ilang taon nila yan na ginawa, no? Kasi ayan sila, nasa tuktok sila. At pinoprotect nila ang kanilang queen dyan sa loob, at ang mga sundalo nila ay busy-busy sa kanilang pagtatrabaho dyan at pagtutulungan. Ayan. Para mapalaki nila yung kanilang bahay. Nakatago yan dyan sa malaking puno. Yan, malaking puno na yan. Hanggang doon sa taas. At dito sa gitna ng mga ferns. Ayan. And then, dito naman, uusod tayo dito. At ito yung unang pinakita ko kanina. Yan siya. O, di ba? Ang ganda. Super. Tabi-tabi sila dito na gumawa ng kanilang bahay para siguro sa kanila ay ito yung kanilang ano, subdivision, para sila itabi-tabi rin dito. At puntahan natin yung pinakamalaki talaga. Pinakamalaki dito sa gilid. Kung ilang taon nila itong pinaghirapan para mabuo nila ang kanilang super laki at super ganda. Ayan. May karsada dito na lalakaran ng mga tao, mga bicycle. So, ayan ang pinakamalaki. Wow! Sana all nakakagawa ng ganyan kalaking ant's nest. Ito ang tatlo na ito na magkakatabi dito na nakita ko ngayon ay pang pito na sa aking nadaanan na mga ant's nest sa aking paglalakbay dito sa aking kaharian dito sa kagubatan ng Finland. Ayan, para makita ninyo, nandyan sila nagtatrabaho. Billion, billion, billion na mga ants ang nandyan dyan ngayon para patuloy na magtrabaho. Ayan, maghakot ng mga dapat hakutin nila para mapataas pa nila yan at para mapalaki pa nila ng husto, at nang sila ay maging safe sa winter season. Ayan. So, kung ang mga ants ay nagtutulungan,
at nagbabayanihan, ano pa kaya ang mga tao? Napakagandang halaman dito sa gilid. Ayan. Sa gilid nitong ant's nest. Ito ay panay mga ferns ang makikita dito sa paligid. At ayan ang mga blueberries. Napakaraming blueberries dito. Wala namang kumukuha. Ayan. At very very soon ay unti-unti nang magtutubuan ang mga mushrooms. Ngayon, mayroon na akong mga nakita na mga mushrooms na tumutubo na rin, pero maliliit pa lang, at yung iba ay yung mga hindi pa eatable na mga klase ng mushrooms. But very soon, yung yellow, yung cantarelli na mushroom ay tutubo na rin. Basta pag ganitong parating na yung autumn, marami ng mga magtutubuan na makukulik na naman dito sa Finland Forest. Ayan, so at nakita natin ang tatlong malalaking ant's nest dito sa aking paglalakbay ngayon. At malay natin sa mga susunod na taon ay mayroon pa ulit sila ditong maano, magawa na naman. So, maraming mga ant's nest tayo na makikita dito sa kagubatan ng Finland. Mayroon na naman ant's nest. Ang laki-laki. Wow. Wow na wow. Napakasipag talaga nilang maghakot ng mga materialis ng kanilang kingdom para mabuo nila ng ganyan kaganda at ganyan ka perfect. Perfectos, no? Ang kanilang bahay. Wow na wow. Sana naging ant na lang ako. Ayan, oh, wow. Napakagaling talaga nila. Kita natin yan, mga palangging, ano? Dito talaga sa nature. Ayan, oh, makikita natin talaga na pati yung mga ants na yan ay nagsikap para ma-building nila yung ganyan kalaking palasyo nila, no? Kaya pala ito eh. Prohibited or protected area ba yan? Oo, protected area. Kasi ang dami pala ditong mga ants, Ang ganda. Napakaganda dito lang sa tabi ng ng daanan ng mga nagbibisikleta at mga nagwo-walk na mga tao dito lang sa tagiliran. Ayan, oh. Napakaganda talaga. Wow. Wow na wow. Ayan. So, very na sila yan. Safe na sila sa winter. Warm na sila dyan sa loob. Kapag yan ay matatabunan na ng sandamukal na mga snow sa taas. Ayan. At least sila dyan sa loob ay warm at safe yung kanilang mga queens dyan. Ayan. At ilibot ko dito panandalian yung camera dito sa kagubatan na ito. Napakalawak ang lalaki ng mga kahoy. Ayan, mga pine trees. Ayan, mabuti ngayon, sumisikat pa rin yung araw.
kahit na ano, kahit na mag-o-autumn na kami, syempre, ayan o, yung mga bunga ng ano, ng pine trees, nandyan. At ako ay magpapatuloy sa aking paglalakbay hanggang kung saan man ako abutin ng aking mga hakbang. May mushroom kaya lang ano, bulok. Nabulok na siya oh. Nabulok ang mushroom. Walang kumuha kasi maaga pa para kumuha ng mushroom. Marami pang mga tutubo. Ayun, mayroon na naman doon. Ito talagang sobrang laki. Napakalaki talaga. Napaka ano, napakalawak na. Silipin natin sa bandang gilid. Oo, ginawa nilang ano, pinalapad nila ng husto. At matatapakan ko sila pero mabilis lang kasi kakagatin niya nila ako. Ayan oh, sobrang lawak. Napalawak na nila ng husto. Ayan, ayan sila, nagagapangan sila. Sige, huwag niyong gagapangan yung akin paa, sandali lang naman ako. Alright, so ayan, panibago na naman na ano, ants nests, mga palanggi. Ito masyadong malaki, malapad na. Ayan oh, ayaw nila ng medyo mataas ang pagkakagawa ng kanilang bubong sa kanilang building na ito kasi pag natabunan ng snow sa winter, baka bumagsak yung matulis na bubong nila. So ang ginawa nila parang paslanting yung pagka-architecture nila ng kanilang pugad. Ayan, paslanting para kung mapuno man ng sandamakmak na snow yung kanilang bubungan, at least hindi ano, hindi mag-collapse kasi hindi nila pinaano, pinatulis yung bubong. Ayan no, hindi masyado. Ayan. Tapos nilagay nila dito sa malaking punong kahoy para mayroon silang ano, pang sangga sa snowstorm. Ayan, napaka-wise din ng mga ano no, ng mga natures na mga wild. Ayan, mga ants katulad niyan. Para ano, ligtas sila sa snowstorm at sa pagkakapal-kapal na snow na babagsak dyan sa kanilang bubungan. So, ginawa nilang medyo pa-slanting yung kanilang design ng kanilang palasyo. Diba? Wais-wais din kung minsan